Iginit ng Bureau of Immigration na walang mali sa pagbusisi nila sa mga Pinoy na bumabiyahe palabas ng bansa. At para naman maiwasan ang mga issues sa immigration, plano ng maglagay ng BI ng green lane sa mga paliparang. May ulat si Karen Villanda. Nanindigan ng Bureau of Immigration na hindi hininga ng 10 birth certificate ang nag-viral na paserong na offload noong June 30. Giit ng BI, parte lamang ito ng diskusyon ng pasahero at immigration officer, pero hindi ito ang hinihinging requirement. Perhaps po it's part of the discussion because like I mentioned po earlier, under the Department of Justice guidelines, isa po sa pwedeng mag-sponsor ay relative within the 4th civil degree. So perhaps po during the interview nung passenger, the immigration officer might have been trying to determine if this sponsor is really within the 4th civil degree as initially stated po nung passenger. But through the interview po, nakita rin po ng ating mga immigration officer na marami pong inconsistencies doon po sa statement ng passenger, even the most minor details about the identity of that sponsor was not kumbaga matching doon po sa sinabi ng passenger. Nanindigan rin ng BI sa kanilang desisyon na hindi pabiyayihin ang pasahero dahil nakitaan nila ito ng red flag matapos ring mabanggit sa interview sa immigration na may balak itong magtrabaho sa Taiwan. Itinanggi naman ito ng pinsan ng pasahero na si Amy. Aniya, naging tapat ang kanyang pinsan na 2,000 piso lamang ang dala nitong pera paalis ng bansa, pero hindi ibig sabihin nito ay sa Taiwan na siya maghahanap ng pagkakakitaan. Aniya, dapat maglabas ang ebidensya ang BI na binanggit ito ng kanyang pinsan. Si Amy ang tumatayong sponsor na pasahero para makapamasyal sa Taiwan. Residente na siya sa naturang bansa at may-ari na rin ng restaurant. Una, nandun po yung disappointment niya, no? Discouragement niya na bakit ganun ang naging conclusion ng BI na pagpunta niya, kahit wala naman siyang sinabi, wala naman siyang inadmit, wala naman, kumbaga siya pang lumabas ng nagsisinungaling. Which is, that's why I asked hindi ko alam kung kanino ako makipag-ano sa tawag nito, sa immigration, na they have to show the evidence. Na yun talagang sinabi ng pinsan ko, na i-prove nila na talaga yun po talaga ang purpose ng pinsan ko pagpunta dito sa Taiwan is yung magtrabaho. Sagot naman ng BI, may basehan ang kanilang assessment. Sa atin naman po, yung mga immigration officers natin are trained po to detect po kung meron po mga nakikitang discrepancy and to be able to interview properly po yung mga departing passengers. It's recorded po sa atin. We have a document po na sinusulatan at pinifill outan ng ating passengers as well as the immigration officers kung saan po nilalagay yung assessment for the passenger. And dun po natin nakita that there was an assessment by our immigration officer that there is evidence na nagsasabi po na this person is bound for Taiwan for employment. Gayunman, magsasagawa pa rin ng malalimang investigasyon ukol rito ang ahensya. Paliwanag ng BI, tanging pinaghihigpitan lamang nilang makalabas ng bansa ay ang mga pasahero nakikitaan ng red flag upang mawakasan na ang human trafficking sa bansa. Pero walang dapat ikabahala ang mga first-time traveler. Bukod sa passport at round-trip ticket, para maiwasan ma-offload, na paalala ng Bureau of Immigration magtungo sa airport o mag-check-in 3 oras bago ang inyong flight para may allowance pa pagdating sa immigration counter. Para naman maiwasan ang mga issues sa immigration, plano na maglagay ng green lane sa mga paliparan para sa mga OFW at madalas bumiyahe. Kasi we know po that that's one of the requests then of the traveling public to expedite the procedure, the processes for those who have been traveling already for so many times as well as yung mga OFWs po natin, lalong-lalo na yon, mga priority po natin yung mga OFWs natin. That's why we want to, kumbaga, give them a better experience pagdating po sa immigration area. Bago matapos ang taon, target na maipatupad ito ng BI. Pero ang long-term plan ng ahensya ay maging manless o wala ng immigration officer sa mga immigration counter, kundi digital system na lamang ang mga magsasala sa mga pasahero. Karen Villanda para sa Bayan.